Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pag-usapan lang po natin, hindi really yung case talaga kasi itong pagsampa ng plunder at graft against Digibantag, yan po ay matagal na. Matagal na po yung ipinapamedya ni Katapang, di ba? Kailan pa po yan? So hindi natin yan, dyan tayo nakafocus. Nakafocus po tayo sa bakit ba ayaw nilang tantanan si Digibantag? Bakit parang nilulunod po nila si Digibantag ng reklamo at kaso? Ano po ba talaga? Kasi hindi po ito ano eh. Hindi po normal ang nangyayari. Kasi ganito, bakit? Kahit po kaibigan natin, katrabaho natin, kapitbahay natin, pag inakusahan po ng plunder, kahit pa paano po, ay maaantig tayo. Magkakaroon tayo ng, totoo ba yun? Parang ganon, di ba? Pero ang ano po, sila po'y iba. Parang, yan na, naakusahan na. Sinunod-sunod na. Di ba? Hindi normal po yung kanilang galaw. Kasi parang, kumbaga, ibaga yung nakadapa na yung tao, pinagtulungan pa. Katulong pa ng media. So, imbis naman po, tuloy, na makakuha sila ng simpatiya sa tao, nagalit yung tao. Dahil nakita, ibang klase to. Hindi nyo man lang, kumbaga, pinagpahinga si General Bantag. Sinunod-sunod ninyo ang reklamo ninyo. Walang ano, hindi normal nga. Out of ordinary po. Hindi ganun ang response. Dahil, anyway, mga kababayan, hindi naman po sila magkakalaban, hindi naman po sila magkakaaway. Bakit ganun ang kanilang galaw? Na parang kumbaga gusto nila talagang idapa si General Bantag na para hindi makaahon. Kaya yung murder, double murder, hindi pa sila nakontento. Gusto nila dagdagan ang dagdagan, dagdagan. Diba? Hindi kaya alam nila na hindi si Digibantag ang gumawa. Kasi kung talagang gusto ninyong ipaligpit o ipakulong si Digibantag, doon lamang kung talagang totoong alam ninyo na si Digibantag, yun palang double murder. Makukulong yun kung talaga. Pero mukha yatang alam ninyong hindi si Digibantag ang gumawa . Kaya siguro pinapatong-patong ninyo para hindi baka sakaling alin man doon ay hindi makaahon si Digibantag. Were you or still? Like, parang out there to really get Digibantag? Why? Dahil galit siya sa droga? Ganun ba yun? Nagtatanong lang. Kasi mga kababayan, parang hindi normal yung ginawa ninyo, yung mga sagot ninyo. Di ba? Especially in this, especially biro mo, wala ngang kaso, wala ngang supina, wala ngang warrant of arrest. Gusto ninyong sumuko? Lalong nakahalata yung tao. Ano kayo? Sino kayo magpapasuko dyan, di ba? Saka marami po kasing mga lumalabas na lalong nagkakalkal ang mga taong bayan. Ngayon, nare-realize nila, especially po, na hindi ba sabi ni Digibantag na paimbestigahan nila yung sasakyan na sinasabi nilang kuno, kumuha ng video sa bahay niya, na ipaimbestigahan niya yan. Nandyan yan. So siguro, hawak ni Digibantag yan. Alam talaga nila na alam ni Digibantag kung sino ang may connection doon sa sasakyan. Pangalawa po, naglalabasa na ngayon. Yung sasakyan talaga na sinasabi nilang kuno na si Late Lapid ang pumunta doon. Iba naman doon po sa sasakyan ni Late Lapid. Yung dashboard niya iba. Unless na mayroon pang ibang sasakyan si Late Lapid. At ang isa pa mga kababayan, hindi ninyo na-realize din na ang mga ginagawa ni Late Lapid na binapangalanan naman po talaga niya si Digibantag. Bantog pa nga po ang tawag niya. Bakit all of a sudden, biglang naging, Cinderella man? Ano nangyari yon? So, mukha yatang may nag-utos talaga kay Late Lapid na tawaging Cinderella man. At samantalang paulit-ulit nating sinasabi, si Late Lapid po, pinapangalanan niya yung binibira niya.
Maging si President Duterte, si Tatay Digs, isang presidente, pinapangalanan niya. Kahit si Digi Bantag, pinapangalanan niya na Bantog pa nga ang tawag niya. Bakit yung Cinderella Man naging Cinderella Man? At iyon pa ang naging dahilan ng pagkamatay niya. So mayroong nagbigay ng video sa kanya, hindi siyang kumuha nung kahit nga po yung kapatid ni Light Lapid. Hindi sinasabi, hindi namin alam mo nagpunta yan doon. Bahala silang patunayan na nagpunta talaga doon si Light Lapid. Diba? Mm. Naglalabasan niyan. Lalo pa pong nagkakalkal ang taong bayan at marami pong nakikita. At saka pa po yung mga kilos nila, yung mga respond nitong lalo na itong si Katapang. Anong ginawa niya unang-una? Diba? Parang talaga, napansin mo na unang-unang pasok pa lang niya, ala, sinunod-sunod niya. Oh, mayroon daw ganito, ganyan, ganito, 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 ganito. Hindi po normal yung kilos na ganon. Na agad-agad mo, the first thing sa trabaho mo, ay hanapan mo ng kasong itatapon uli doon sa inakusahan na nga ng double murder. Wala pang ang kaso, wala pang ang subpoena, walang anything. Sinunod-sunod ninyo, parang talagang gusto ninyo talagang tirahin si Digi Bantag. Why? Kaya ang taong bayan nagtatanong, bakit? Bakit kung ano-anong nakita ninyo? Ni hindi nyo man lang pinagpahinga yung tao. Mm. Dahil ba? Akin lang to. Dahil ba? Alam nyo na hindi si Digi Bantag ang gumawa nun? Tanong lang. Diba? Dahil ba? Especially mga kababayan na tandaan ninyo. Lalo na pong nag-init ang taong bayan nung sinabi nilang within 17 days. Hala. Almost solved na yung kaso. Ganon kabilis. Kung i-scrutinize po talaga ng husto ang kanilang pag-iimbestiga, hindi po ganun kadali. Yung double murder yun eh. So ganun lang, kadali. Pati tuloy si PBBM na paniwala ninyo. Di ba? Pati nadala-dala pa doon sa UN, yung kasong na ano nila kay Late Lapid. Mga kababayan, kung maayos po ang pag-iimbestiga, talagang susuriin ang husto, hindi po 17 days ang kakainin lamang doon. Mahaba po yon. Kasi paano ninyo na masasabi na almost solved na 95% niya? Tatlong tao hindi nyo pa nga nakita. Yung dalawang magkapatid na Dimakulangan, pati si Orly, wala pa. Mm. And by the way, mga kababayan, at hindi rin po ito mawawala. Bakit marirealize nila? Si Agoho. Dahil pinakuha, di ba? Hindi po makakalimutan ito at huwag po ninyong kalimutan, mga kababayan. Ang mga pangyayari na pinakuha itong sila, yun daw pong mga pinaghihinalaan ng mga PDL, pinakuha nila doon kasama si Agoho. Bakit biglang naglaho si Agoho? Mga kababayan, napaka-weird, di ba? At saka isa pa, kinuha nila yun dahil sila daw po ay, sila ang suspitsa, binagsususpitsahan, kinuha. Nung tinanong po ng journalist itong si SOJ Boyeng, kung na-secure na raw ba si Agoho? Anong sinagot po ni SOJ Boyeng? Hindi pa. O wag muna kayo magpapalabas ng balitang tungkol dyan, ha? Kasi baka may ma-endanger ang buhay. Natandaan po ninyo yun, mga kababayan. Hindi po yun maiitanggi dahil may video tayo niyan. Na yan ang sagot ni SOJ. Mm. Ngayon, nung sinampahan po ng kaso itong si SOJ at saka itong si Katapang ni DJ ng murder, nabanggit na naman po sa kanila, naitanong na naman kay SOJ yung tungkol kay Herman Agoho. Ang sagot na ngayon ni SOJ, ay, parang kumbaga si SOJ nagkaroon ng amnesia. Ay, hindi ko kilala yan, ha. Ang alam ko lang ay nakadetain yan. Oh, iba-iba, mga kababayan. Ang isa pa, again, alam ni DJ Bantag ang koneksyon ng sasakyan. Pangalawa, kumakalat na, iba talaga yung kumuha. Pangatlo, bakit hindi pinangalanan ni Late Lapid?
Samantalang pinapangalanan niya, kahit nga po lahat, pati nga si Presidente Duterte, si Tatay Digs, pinapangalanan niya. Kahit si SOJ Boying, pinapangalanan niya. Kahit si Digi Bantag, Bantog pa nga yung tawag niya. Bakit all of a sudden nga naging ano, Cinderella man at yung pang ikinamatay niya? So merong nagbigay sa kanya ng video at merong nagbigay sa kanya ng sabing Cinderella man. At hindi yon, parang hindi galing kay Late Lapid yon. Yung Cinderella man na yon. Kasi, hindi po siya nahihiya si Late Lapid na banggitin kung sino man tinitira niya. Maging si Isko man yan. Maging yung mayor dyan. Kahit sino po pinapangalanan niya. Ito, hindi niya pinangalanan yung pang-ikinamatay niya. Kasi po, mga kababayan, malalaman, kailangan, kumbaga, tingnan ninyo. Ito pong hindi niya pinangalanan ang ikinamatay niya. Kasi bakit? Malalaman at malalaman kung hindi mawawala si Late Lapid. Malalaman kung sinong nagbigay ng video na yon. Hindi ba? Oh. Dahil si Late Lapid lamang ang nakakaalam kung sino yung taong nagbigay ng video sa kanya. Kaya nga po ang lagi kong paulit-ulit na sinasabi, hanapin ninyo yung nagbigay ng video. Kaya siguro, ha, nawala si Late Lapid. Dahil si Late Lapid ang makapagsasabi kung sino yon. Ngayon, bakit SOJ Boying na ikaw ang nagsasabi na ang tinutukoy ni Late Lapid na Cinderella man ay si Digi Bantag? Paano po ninyo nalaman yon? Hindi po ba ninyo sinabi yon? SOJ? Paano po ninyo nalaman yon? Again, kaya nawala si Late Lapid dahil si Late Lapid lamang ang nakakaalam kung saan galing ang video na yon. Diba? Mga kababayan, dyan lang tayo. Marami pa at huwag nating kakalimutan para hindi makalimutan ang mga nangyayari. Dito kay Digi Bantag. Ang sabi ko lang po sa iyo, Digi Bantag, mag-iingat ka po. Kasi parang mukha yata at mukha lang ha, na they are out to get you. Kahit sa papaanong paraan. Kayo na rin ang nagsabi na nagpapaikot-ikot sa iyo yung mga sasakyan, apat na sasakyan, na may mga dalang mahahabang baril. At hindi lang po, narinig po yun ni Coach Oli, di ba? Galing mismo kay Digi Bantag yun. Kahit si General Macanas, nakita ko yung video niya, napanood ko yung sabi niyang may tumawag sa kanya, sundalo yata, na tumawag kay General Macanas. Nakita niyo po ba yon? Na sinasabi na, kumbaga, talagang mayroong plano, tapos na raw yung plano. Kaya Digi Bantag, mag-ingat po kayo. Doblehin po ninyo yung ingat ninyo. Kasi nga po, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Kahit po tayo iginaguide ng Panginoon ay kayo din po talaga mag-ingat, Digi Bantag. Ito, pakinggan po natin si Attorney Panilo tungkol po dito sa pagsampa ng kaso. Ang akin po, kaya tuloy-tuloy silang panay ang sampa at di, nakita niyo naman po, normal po ba yan? Normal po ba yan? Na naakusahan na ng double murder yung tao, tapos ginawa mo, pinatungan mo pa ng pinatungan ng pinatungan, walang katapos ang patong, para lang hindi makawala si Digi Bantag? Normal ba yan? Diba? Parang gutom na gutom talaga kayo kay Digi Bantag. O ito po naman ang kaya Attorney Panilo. Tungkol dyan sa pagsampa ng kaso. Kaya nga, attorney. Maraming salamat, attorney. Ito, sa ibang issue naman po tayo, nahaharap sa panibagong kaso naman si dating Bureau of Corrections Director General Bantag at pitong iba pa. Matapos silang sinampahan ng panibagong kaso ng plunder, malversation of public funds, katiwalian at paglabag sa Code of Conduct.
Ito ay kaugnay sa 900 million pesos na halaga ng mga proyektong pagpapatayo ng pasilidad sa Davao, Palawan at Leyte na pineke umano ang accomplishment report, kung saan magkaiba ang porsyento ng accomplishment report sa aktual na porsyento ng proyektong natapos. Any thoughts on this, attorney? Alam mo, may kasabihan. When it rains, it pours. Pag umulan, naku, talagang buhos ang ulan. Ang nakikita ko dyan, hindi ko pa naririnig yung panig ng dating Director General Bantag dito sa plunder, sa malversation, at kung sa ano-ano pang kaso. Eh, hindi pa siya nagsasalita kasi ang naririnig ko sa abogado niya, hihintay na lang yung forum. Pag naipile nila, saka sila magsasalita. But from an observer na nagmamasid, ang nakikita ko dyan, ang ginagawa nila dito sa dating Director General ng Bureau of Prisons, eh, sinisira nila ang imahin. Ayaw. Parang sinasabi nila sa publiko. Kasi, if you notice, sa social media, nung kasagsagan ng kaso laban sa kanya ng murder, eh, 98% walang naniniwala. Yeah, hanggang ngayon. Kampi sa kanya yung social media, mga netizens eh. Eh, para sirain mo yun, plantahan mo ng maraming kaso. Ulanan. Ayun. Plantahan mo ng kaso para, uy, buhusan mo. Mayata pala ito si Bantag. Yan ang, sa tingin ko, yan ang purpose niya. Ba't tingnan natin? Pag anong magiging posisyon ni dating Director General Bantag dyan. Oh, kasi kaso pa naman ito at yung kabilang panig, sa panig ni General Bantag, pwede naman siyang sagutin ito doon sa korte na mismo, attorney. At mataas-taas pa proseso niyan, attorney, di ba? Didinggin pa kung may baga makikita talaga na siya ay baga itong kaso ni Bantag ay totoo o hindi. Ang napapansin ko lang dyan, minimedia nila. Ayun. Pinopropaganda nila. Oh, diba? Ayan, yan ang intention dyan. Inuulan talaga. Siraan lang. Oo. Hindi ba? Kala ninyo hindi kayo napapansin na pamedia kayo ng pamedia. Ang problema lang, katapang, yung iyong video, yung sinabi mo na merong yung nag-surrender ng mga epektos, ay mga epektos ng mga, ano ba yun, kontrabando, at ng mga libu-libong bear, sabi mo may video. Pero hindi mo maipakita, ano po, may video ba o wala? Hindi namin kakalimutan yan. Kasi nga po, na-realize mo rin siguro na sabi ni DJ Bantag, first time lang yan. Wala siyang, walang beer dyan nung nandyan siya. Tapos nung mawala siya, umalis dyan, nagkaroon ng beer. Mukhang na-realize ninyo din yan. Kahit si, Senator Ronald De La Rosa, paano mapapasok yan kung walang kakuntsaba? Di ba? Paano yun? Sabi niya, ano yun? Iitsa mo sa kano, sa pader? Di ba? Oo. Kaya ngayon, ipakita mo yung video, katapang. Kung talagang matapang ka at talagang nagsasabi ka ng totoo, ipakita mo yung video. Tinatanong sa'yo ng anchor ng SMNI, si Admar Bilando, saan po nakalagay ang mga beer na yan, kasi madami po yan, mukha yatang makakaakupan na yan ng isang selda. Ang sagot mo, Mr. Katapang, ay paiimbestigahan mo. Tapos, dumating ang ilang linggo, halos dalawang buwan, biglang lumabas na naikonek sa beer itong si Roland Villabear. Ang dami. So, sa akin, para sa akin po, ito ay sinusunod-sunod because ang intention ay talagang hindi makaahon si DJ Bantag. Because parang na-realize nila na alam talaga ng taong bayan at alam din ni General Bantag at sila mismo na-realize, talagang alam na hindi si DJ Bantag ang gumawa ng double murder na yon. Di ba? So yun lang po mga kababayan, marami pong salamat. DJ Bantag, mag-ingat ka po. I will see you po sa susunod nating upload.